Hello everyone, welcome back to Anna Biles Vlog. So for today's video, nandito na naman tayo sa wedding function ng pamangkin ng asawa ko or pamangkin namin. Bali, close relative talaga siya. So isa sa tradisyon dito sa India is hinahatid ang mga bagong kasal na babae sa place ng lalaki. Kaya naman kami pupunta sa place ng lalaki. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Ito na nga, first day ng function ito at night, gabi tong wedding function na to dahil ganito ang tradition dito sa Kerala, India, particularly Muslim wedding kasi Muslim yung asawa ko. So, ito mga family lang to, pure family ng babae kasi the following day pa makikita yung bride and groom. So, bali celebration ito ng mga close relative at saka mga neighbors na mga invited at saka yung mga friends na invited sa wedding function. Kaya naman, may mga ganitong kapag ganitong mga kasalan, talaga nagsasaya ang family. Sa ibang tradisyon or sa ibang mga family, meron pa tinatawag na mehendi night, which is yun yung mga yung first day, lahat ng mga bae dinalagyan ng henna or ng mehendi. So ito na yung parang second day talaga ng wedding dahil nga puro mga close relative lang ang umaattend. So hindi naman mawawala sa function ang talagang kasiyahan at yung mga may mga program talaga. So ito purely ang mga family na to is talagang mga jolly, yung mga family namin mga jolly. So ayan, kinakantahan nila yung bride. At sabi ko nga sa isang wedding function hindi mawawala ang may kumakanta or may sumasayaw. So ito yung asawa ko at saka yung sister-in-law ko, eldest sister-in-law ko. So itong function na to is purely puro mga relatives lang ang kumakanta at nagpe-perform. So ito yung sister-in-law ko at saka yung asawa ko, kumakanta sila. At syempre ito namang hindi rin mawawala ang picture taking ng buong family. So ito na yung time na yon. At ito nga, sabi ko nga hindi mawawala yung kantahan at sayawan. At ang itong mga nagpe-perform na to is purely mga kapatid, pinsan ng bride. Kaya naman, di ba, ang saya-saya. Ganito modern yung family ng asawa ko. Kasi sa ibang mga family, na lalo na pag Muslim ang religion, hindi masyadong ganitong mga hindi nagsasaya. Kumbaga talagang pure ano lang, kain. Kakain lang. Tapos merong hinahair na kumakanta, pero yung sasayaw hindi talaga. Pero sa family ng asawa ko, usually pagka ganito mga may function, ang mga pamangkin o yung mga kapatid o yung mga relatives talaga na marunong sumayaw ay talagang sumasali or kailangan magkaroon ng performance or magkaroon ng isang number, dance number. Kaya naman napakasaya, di ba? At yan, tinawag na rin kami sa stage yung buong family namin para sumayaw. Diba, ang saya-saya talaga. Kasi, ano nga, tawag dito, ang family talaga namin is talaga mga jolly people at saka talaga mga open-minded na Muslim. Although talaga kailangan maglagay ng shawl sa or ng hijab sa ulo. Dahil, lalo na pagka ganitong binivideo or may kasiyahan, talagang kailangan nilang magtakip sa ulo. Pero ako talagang hindi ako naglalagay. Naglalagay lang ako ng shawl, pero sabi ng asawa ko, okay lang naman daw. So, ganun ka open-minded yung asawa ko. So, ito na nga pala yung second day ng wedding. Ito yung nikah day.
So, ito na yung tinatawag na parang magpipirmahan na ang both parties ng paper. So, ayan, at unang-unang dumating dyan is yung part ng lalaki. So, lahat ng mga nandyan is karamihan, puro mga sa side ng lalaki. So, ayun yung lalaki na, or yung groom na nakaupo na sa stage. At isa-isang, itong mga family ng lalaki, ayan, makikita nyo, may mga dala silang mga chocolate or mga regalo para sa bride. So, ganito ang tradition talaga dito sa Kerala, India, or sa Muslim na wedding. So, nagbibigay talaga sila na regalo. So, ayan, after few minutes, dumating na yung bride. So, ayan, may music, dadali ng family ng babae, yung pinaka-close family ng bride ang magdadala doon sa pinaka-stage para doon mag-meet yung babae at saka yung bride at saka groom. Kasi tapos na yung pirmahan dyan, parang nagkaroon na sila ng wedding certificate, di ba? Or marriage contract ang tinatawag. Nagpirmahan na yung part ng babae. Ang magpipirma kasi doon is yung father at saka yung lalaki, yung groom mismo. So, ganun talaga. So, may fireworks pa, diba? So, ganun kabongga ang wedding function na ito. Ayan, nag-meet na ang bride and groom at ito naman, nakapila ang family ng groom para ibigay isa-isa ang mga gift para sa bride. Actually, usually ang mga gift na binibigay dyan is yung chocolate at saka alahas. Karamihan ang binibigay is gold talaga. May makikita ka na may mga bihira yung mga gift, diba, sa Pilipinas. Ang mga binibigay natin gift sa mga bagong kinakasal is yung mga appliances or mga ordinary gifts lang na binibigay natin. Dito sa India, sa Kerala, India, sa Muslim wedding, usually chocolate at saka syempre gold. Minsan diamonds pa nga eh. Kagaya nung kasal ng pamangkin ko before, ang binigay ng gift ng family ng groom is yung may diamond necklace talaga. So, iba't ibang set ng jewelry ang ibinibigay minsan. May necklace, may bangles, may ring. So, ganun talaga dito. Hindi ordinaryong regalo lang ang binibigay ng mga part ng groom, you know. Ganun talaga. Siyempre, sa wedding function, hindi mawawala ang kumain, di ba? So, lafang time na. Kaya naman ito, nandito na kami sa dining hall para kumain. At siyempre, after ng lunch time na to, bumalik kami sa auditorium dun sa pinaka-event place or event area. Kasi nga, ina-announce na ng asawa ko na after nitong ceremony na to, ay kailangan na namin pumunta sa place ng lalaki. Kasi meron na namang panibagong event or function na ang sa part naman ng groom ang maghahanda. Tapos parang ihahatid na kasi namin yung babae dun sa place ng lalaki. Ang place kasi ng lalaki is 2.5 hours drive from our place, which is papunta ng Treasure District. Kaya naman, kailangan na talaga naming umalis dyan at para magbiyahe papuntang Treasure. So, ito na nga, nagbabiyahe na kami at nakabus kami dyan. Umarkila ng actually 3 bus ang nirentahan dyan. So,
pagka ganitong nagre-rent ka, sa bus kami, sumasakay, syempre masaya kasi nga sama-sama ang family. Nai-enjoy mo na yung tanawin ng pagbabiyahe. Tapos, ayan, may sayawan pa sa loob ng bus. Ganyan talaga dito. Kapag ka magsasama-sama or nandito kami sa bus, yung pinaka-driver, nako, full blast ang tugtugan dyan. Siyempre, sayawan. Kaya masaya, diba? Napakasaya pagka nagbabiyahe ng sama-sama ang family. So, ayan, almost parating na kami dyan sa, malapit na kami dun sa area at nang papuntang Treasure at halfway to go na kami diyan. Syempre tuloy pa rin sila sa pagsasayaw. At eto nakarating na kami sa Treasure District at eto yung auditorium, Celebrations Auditorium, at nakababa na kami diyan sa bus. Ayan yung family na nandun sa bus at papunta na kami sa loob ng auditorium. So syempre eto may pa-welcome drink at pa appetizer sila dyan. So, ang ganda ng setup ng auditorium, diba? So, umiinom pala ako dyan ng welcome drink nila. So, sabi ko nga, separate ang celebration or function dito sa place ng groom. Kaya naman ang ganda ng auditorium, ang setup na auditorium. So, ayan, after nun, in-invite na kami na kumain sa dining hall at ang ganda rin ng setup at saka ang daming variety of foods dito sa function na to. Masasarap yung mga pagkain niya, in fairness, at talaga naman na-enjoy namin yung pagkain. Pati yung setup ng buffet ay maganda rin at syempre marami na rin tao para kumain sa dining hall na to. Kaya naman naghanap kami ng pupwestuhan dyan. Pero sulit naman yung pinunta namin kahit medyo 2.5 hours ang biyahe ay sulit naman kasi talagang busog-lusog or nabusog talaga kami. So ayan, bumalik uli kami dun sa loob ng auditorium at may mga sumasayaw na. So sabi ko nga sa inyo, usually nagre-rent or nag-hire sila ng mga sumasayaw or kumakanta. So eto na nga, at patapos na ang ceremony na to at bumalik na kami. Ayan, nandito na naman uli kami sa bus. Thank you so much for watching, guys. Sana may natutunan naman kayo dito sa tradisyon sa Kerala, India.